Ang ganda-ganda ng samahan niyo, ang bait-bait niya. Tapos kinuha siya ng Panginoon, imbes magalit at nabawi, magpasalamat ka at nakahiram. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and I'm very happy na once again we're back to give a reaction. And sa mga baguhan po, oy, welcome po kayo ha sa ating pong ginagawa dito, na bibigay tayo ng mga opinion, analysis, breakdown sa mga religious discussions, sa mga religious debates. Pero for this particular episode, tayo po ay magbibigay ng reaction sa isang preaching. At ito po ay preaching ni Pastor Ed Lapis. Sa mga hindi po nakakaalam, si Pastor Ed Lapis po ay napaka-popular. Long time na po yan na preacher sa sa TV din. A bit more recently, naging mga viral yung kanyang mga videos. So sa atin pong episode ngayon, atin daw pong papanoorin ang mga bagay na dapat daw nating gawin kapag ang isang tao ay yumao, ay namatay. So actually, nasa waitlist po natin ito. Medyo matagal na dahil po sa yung kay Jacqueline Jose po na pagkamatay. Alam niyo naman po yan na best actress po yan sa Cannes. No? Ang pinakamataas na parangal if you ask me sa pag-arte. Pero nga, dahil meron dito ibang issues, ibang mga balita, like yung kay Kiboloy at iba pa. So, kaya na-bump po siya away. But definitely, this is a very useful topic. So, we'll be watching this together, mga ka-youth. Kaya samahan niyo po ako, ha? So, sa konting background po, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, ano pang hinihintayin natin, mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let's watch this together. Let's go! Ecclesiastes 12:7. Aralahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ang nangyayari kapag ang tao ay tinatawag nating namamatay, ang kanyang katawang lupa ay bumabalik sa lupa, at ang kanyang espiritu nagmula sa Diyos ay umuwi sa Diyos. Ano ang mga dapat mangyari bago ang isang mahal sa buhay ay bumalik sa Diyos? 7 things to do after a loved one dies. 7. Pag namatayan tayo, pag tayo ay nag-iisip-isip tungkol sa ating mga sumalangit na mga mahal sa buhay, ano ang dapat mangyari? Dear Lord, we thank you for life, and we thank you that life is eternal, that even after our earthly life, there is that spiritual life that is forever. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maunawa kung paano haharapin ang kamatayan ng mga mahal namin sa buhay, at kung paano kami dapat patuloy na mabuhay kung kami narito pa sa katawang ito. Teach us, lead us, empower us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Isang napakagandang kwento ang masarap balik-balikan dahil maraming aral. Nung si Haring David ay sobrang nagdadalamhati dahil ang kanyang napakabatang anak ay nag-aagaw buhay. Mayroong sobrang grabing karamdaman. 2 Samuel 12:16. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno, at sa lupa na higa ng gabing iyon. Dahil sa tindi ng pangangailangan ng kanyang anak, itong si David ay nakiramay, nagdasal, nag-ayuno, hindi kumakain, at maaaring hindi rin umiinom, at hindi siya humiga sa kanyang marangyang higaan ng hari, kundi sa lupa o sa sahig siya na nahihiga. David prayed and fasted, not to mention, of course, that as king, he naturally gave the sick boy the best medical and personal care that he could give. 2 Samuel 12:17, sa pagpapatuloy. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinihimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Sapagkat ang batang may sakit ay hindi naman nakakakain, sapagkat ang batang may sakit ay hirap sa buhay at hirap sa kanyang nararamdaman, dinamayan niya. Hindi rin siya kumakain, tinanggal niya ang kanyang mga ginhawa. 2 Samuel 12:18-19. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi
kay David. Sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito. At sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga halip kaya naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot nila. So sa kabila ng kanyang pagdarasal, pag-aayuno, sa kabila ng lahat ng available technological and medical advances during their time, namatay pa rin ang bata. At isa sa mga pinakamahirap gawin pag may namatay, eh sabihan yung mga nagmamahal dun sa namatay. Dahil nag-iisip ka, baka sobra siyang malungkot, maghuhulat, hindi magandang bagay, etc., etc. Okay, before that, sa mga newcomers po natin, this is what we do. Sa Usap-Usap University, talagang pinapause po natin, ano? Dahil makakalimutan ko po kasi ang aking mga points kapag hindi ko po na-stop or na-interrupt yung video. Kaya pasensya na po, ha? But anyway, gusto ko lang po magbigay ng counting insight so far sa narinig po natin. So, ito nga po ang preaching ni Pastor Ed Lapis about sa 7 things na kinakailangan na dapat natin gawin pagkatapos na mamatay ang isang tao or isang loved one. Ang binigay niya nga na halimbawa ay yung kay David, no, sa Book of Samuel, na kung saan anong ginawa ni David, para siyang ano, at least in my perspective, para siyang expression of grief, ano, nung nagkasakit nga yung kanyang anak. Ang term pa nga dito ni Pastor Ed Lapis is tinanggalan niya ng ginhawa ang kanyang sarili. On a side note, I always love the phrase ginhawa in Tagalog, at least in Ilonggo, for example, and Cebuano, actually is to breathe, huminga. So kaya nga, di ba, pag nakakaluwag-luwag ka na meron ka ginhawaan sa buhay, nakakahinga-hinga ka na rin. So I always like that word because of its double meaning both sa Filipino language, sa Tagalog, at sa Cebuano o sa Ilonggo. So going back to David, so I feel na he is expressing his grief dahil nga ang kanyang anak ay hindi na sa mabuting sitwasyon, ano? So nag-aayuno din siya, hindi rin siya kumakain. At it's very true na sinabi dito ni Pastor Ed Lapis, yung moment na pag-announce mo ng death dahil alam mo na na fact na patay na to another person, it's one of the toughest na kailangan mong gawin. But here sa sinabi ni Pastor Ed Lapis, nalaman niya na, no, dahil sinabi niya nga sa kanya ng alipin na namatay na yung kanyang anak. So tingnan natin na what will be the response of David. Pero nung nakita ni David na nagbubulong-bulungan ng mga tawan sa palasyo, sabi niya, patay na ba? At sabi nga niya nila ay patay na nga po. Suspense kung ano ang gagawin ng hari. Buhay pa, eh, ganun siya. Eh, paano kaya kung ngayong patay na? Baka mas malala pa ang gawin. 2 Samuel 12:20, pagkarinig nito, at ngayon ay gusto nating pansinin ng 7 things to do after a loved one dies, bumangon si David. Number 1, naligo. Number 2, at nagbihis. Number 3. Number 4, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, sa bahay dalanginan. Nagpatirapaad na nalangin. Number 5, pagkatapos umuwi siya. Number 6, at humingi ng pagkain. Number 7. 7 ang ginawa niya matapos niyang malaman na ang bata ay namatay na. Bumangon, naligo, nagbihis, pumasok sa bahay dalanginan, nagpatirapaad na nalangin, umuwi, kumain. Ask for food, yeah. 2 Samuel 12:21-23. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, nung buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba siya sa kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya. Ngunit hindi na siya makababalik sa akin.
Sabi niya, nung meron pang pwede mangyari, pwede pang ipakiusap, nakiusap ako, ginawa ko ang lahat. People in the old times believed that by sacrificing, they could probably move God to do what they are asking for. That's quite interesting, mga ka-youth, eh, no? Sabi ko nga kanina, I was thinking na baka expression lang yun ng grief niya na hindi siya kumakain, siya nag-aayuno. Pero sinasabi dito ni Pastor Adlapis na nung tradisyon, ano, nung kultura nila is when you do something like fasting, baka kahabagan ka ni Yahweh at kumbaga yung request mo will be granted. This is quite interesting, of course, for most Roman Catholics, I have to say, and some other sects too, na meron silang ideya ng penitensya, no? Meron silang ideya ng pagpaparusa sa kanilang sarili dahil feeling nila it is a part of the atonement of their sins. It is an act of pleading to God. Sabi niya noon, pwede pang gawin. Mm-hmm. Pero ngayong patay na, what's the use na ituloy ko pa ang aking pag-aayuno? Hindi ko na kayang pabalikin ang pumunta na sa Diyos. Darating ang panahon, ako din pupunta doon. Yun na lang ang aantayin ko. Pero hindi ko na siya mapapabalik dito. So itutuloy ko na ang buhay. Lessons from David, very important. Kasi lahat naman tayo namamatay ng mahal sa buhay. Kung hindi pa, ayaw man natin, darating at darating yun. Tama. Three things to do while the loved one is still alive. May ginawa si David habang buhay pa yung bata. Pray for the person. Pray for his or her sake. Intercede with God. And this is not only just technical prayer. It means minister spiritually, minister emotionally. Yun ang nasasakop ng ibig sabihin ng panalangin. Spiritual na gawain ng panalangin. Kasama na dun yung binibigyan mo yung tao ng spiritual ministration, pampalakas ng loob, pampasaya, dinadalaw mo, inahagod, pinapalakas ang loob. Kasama yon. Gawin mo lahat yon. At pangalawa, tulad ng ginawa ni David, fast. Which really means sacrifice, makiramay. Pero yung may practical benefit, huwag mo naman pahirapan ang sarili mo na wala namang napapala yung may sakit sa pagpapahirap mo sa sarili mo. Tulad ng ginawa ni David, wala namang napala yung may sakit niyang anak kahit mahiga siya sa sahig. Pero siya siguro may napala. Kasi ayaw niyang sobrang ginhawa siya tapos yung mahal niya sa buhay ay naghihirap. So, nakiramay siya. Pero walang benefit yun sa bata except nakinabang si David dahil emotionally nakatulong sa kanya yung feeling na siya man ay nakikiramay. Although in those days, they believed that by sacrificing, you might accrue some benefits for the person that you're interceding for. I remember this. You know, mga ka-youth, sa story ni Job, di ba, ni Job, kung di po ako nagkakamali, because of his grief, dahil nga namatay yung kanyang family members, and his patience was really, really tested. Kung di po ako nagkakamali, di ba po, siya po ay naglagay ng ashes yata sa kanyang ulo or something like that, and then siya din ay nagpalit ng kanyang damit, no? Yung kanyang dating maranyang damit, pinalitan niya in a stage of grief and sorrow for that particular time. So that really confirms na that is how people grieve when someone dies, you know? Sa kanilang pananalig, ang pagsasakripisyo nila ay mayroong mabuting magagawa para sa kanilang ipinagsasakripisyo. Mm-hmm. So tulad ni David, care for your loved ones while they can still benefit from it. Makiramay ka na. Magsakripisyo ka. Gawin mo ang pwedeng gawin para wala kang pagsisisihan at makatulong ka talaga sa pasyente. Give according to your ability and according to the person's need. Ano ba ang kanyang kailangan at ano ba ang kaya mong ibigay emotionally, spiritually. Magpalakas ka ng loob, magpasaya, magbigay ng kaaliwan sa isang taong nahihirapan. Why? Because more loving before someone dies means less mourning after. Mas marami kang pag-ibig, pagmamahal, pag-aruga habang siya ay buhay pa
mas konti ang pagsisisihan mo at ipagluluksa kung siya'y namatay na. Right. You know, the thing about this quote is very interesting, of course, dahil isa ito sa mga common talaga na kumbaga heartaches natin when someone dies. You know, have we done enough? Nalaman ba ng tao na ito na we care for them, that we love them so much? Para sa akin, napakagandang mensahe yun na habang buhay pa or when they're struggling, express your love na para hindi ka na maka-feel, para kapag dumating man yung panahon na pagpapahingahin na siya ng Diyos, hindi na ganun kasakit sa'yo dahil you know sa sarili mo na you have done your part well. You have expressed your love, you have expressed your care, you have given them assurance. But para sa akin, napakagandang mensahe yun. Something to think about. Kaya yung mga sobrang makapagluksa, sobrang makapagwala, sobrang makaya, pag namatay, iniisip ng mga ibang chismosang nakikipaglibing, siguro may atraso yan sa namatay. Kaya ganyan. Kasi kung talagang binigay mo na lahat ang maibibigay mo, tulad ni David, nung umalis, hindi naman siya masaya, pero wala na siyang dapat pagsisihan. Kasi naibigay naman niya ang dapat niyang ibigay. Okay, sabahin niyo po ako Okay, sabayan niyo po ako mga ka-U3. Ang pagsisisi ay laging nasa... Uli. At pangatlo, obviously, it went on without saying, sa case ni David, give the best care you could give. Habang buhay, ibigay mo ang pinakamabuti mong pwedeng ibigay. Komportabling higaan, hindi yung ang pagkagandagadang ataol kung kailan patay na. Ngayon, kung nabigyan mo ng komportabling higaan, gibigyan mo pa ng magandang katawal, hindi okay. Pero yung hindi mo nang pinahiga sa ginhawa nung nabubuhay, para ano yung magandang masyadong higaan kung patay na. Kama. Yung nung may sakit, dalawin mo ng dalawin, punta mo ng puntahan, hindi kung kailan namatay na, doon kalamay ng lamay 24/7. Gawin mo na ako nung pwede mong magawa. Give your time, your talent, your treasure to the person that you care about, para kung siya ay bawian ng buhay at sumalangit, no regrets. Mas maluwag sa dibdib. Hindi masaya, pero hindi sobrang malungkot. So reviewin natin the 7 things to do after a loved one dies. Or very, very technically, after a loved one returns to God. Kasi pag sinabi nating die, namatay, para ang lungkot. Sumalangit, may konting bakit naglungkot, pero sumalangit naman eh. Pumunta sa Diyos, so ka ng sobrang malungkot. Anong ginawa? Bumangon si David, sabi ng verse. So you stand up from that floor, whatever your floor is. Kung sumakabilang buhay na ang mahal, rise from your suffering, from your pakikiramay, stop sacrificing. Make yourself more comfortable. Hindi yun dapat ikagilty. Kasi, tapos na. Si David ay naligo. So, what do? Refresh. And in your life, it means restore yourself. Ibalik sa normal. Maging ang iyong ayos, ang iyong itsura. Sabi sa Bible, nagsuklay siya, nagdamit ng maayos. At siya ay nagbihis, nagsuklay. Which means, you prepared to face the world again. You prepare to get on with life. Ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti, kinuha na siya, ikaw hindi pa. So it means, dito ka pa, dito pa ang assignment mo. Huwag kang sumama sa libing, huwag kang sumama sa hukay. Kaya ka hindi pa kinuha ng Diyos, dito ka pa. So maligo ka, magbihis, magsuklay, at patuloy na mabuhay. At ang ginawa ni David, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, sa bahay dalanginan. So what do? Worship. Lalo na namatayan, sumakabilang buhay ang mahal sa buhay, lalo kang lumapit sa Diyos. Worship. Yung iba nagagalit pa sa Diyos eh. Merong akong classmate nung high school, nung namatay yung tatay niya, yung nanay niya sa libing, minura ang Diyos. Siyempre, nandilat lahat ang mga chismosang nakikipaglibing. At pinag-usapan siya ng pagkahaba-haba pagkatapos noon.
nawalan ka na nga ng mahal sa buhay, makikipagkagalit ka pa sa Diyos, hindi eh, sobrang lugi ka na niyan. Lalo kang lumapit sa Diyos kasi siya na lang ang pag-asa. Siya ang iyong pag-asa para gumaling ang sugat ng puso, para magkakaaliwan at lakas ng loob. Affirm, strengthen your faith in God in spite of. Si David, sa kabila ng dalangin niyang hindi dininig, nag-worship siya. In spite of you not receiving a yes answer. I really would want to mention this dahil naalala ko po yung mama ko sa sinabi niya dito, na especially yung phrase na in spite of, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga bagay-bagay. This is one of my mom's favorite phrases. And opo, buhay pa po si mama ko. Pero in my life, in my actual life experience, marami na po kasi ako mga malapit po sa akin na kinuha na nga ng Diyos. Meron po akong buddy, no, sa university. 2 years after na nag-graduate kami sa college nga, ay actually binaril dahil siya ay isang police. Medyo paduwag pa nga na style eh, kasi binaril siya sa likod ng kanyang ulo. That's one of the most painful thing na. Dahil nga, close ko yun eh. Isa din close ko na kaibigan sa high school. Yun naman ay na-heart attack. Pagkatapos nung lockdown, so nauwi na siya sa Davao, kung saan siya na destino, eh medyo nagkasayahan. Pero sadly, gabi noon, inatake na siya sa puso at bumagsak. So, hindi talaga po natin masabi yung buhay. So, I dedicate these episodes sa aking kaibigan na si Jessam at si Roger. I always think about them. And affirm, strengthen your faith in God because of your loved ones passing. Because now, you need God more. So, huwag magdramang bukid, magpakatalino, lalo kang kumapit sa Diyos. Huwag magtampo. Tampo. Diyos ang nagbigay. Diyos ang kukuha. Mm-hmm. Bakit ka nagmumroblema dyan? Ikaw ba nagbigay ng buhay doon sa mahal mo sa buhay? Hindi, Diyos. So siya din ang mabawi. Para naman ikaw ang nagbigay, para ka sumamaloob dyan. Diyos ang may bigay. The Lord gives, the Lord takes away. Mm-hmm. At sasabihin nga nung ima, bakit pa yung asawa ko ang nawala? Eh, mm-hmm. Anong asawa ng iba? Bakit yung tatay ko, tatay ng iba, ang gusto mong kuhanin? Malamang, oo. Marami tayo mga tanong kung minsan, mm-hmm. Bakit ngayon pa? Hey, kailan? 300 years from now. Pagka tayo mayroong mahal sa buhay, tapos ang ganda-ganda ng samahan nyo, ang bait-bait niya, tapos kinuha siya ng Panginoon, imbes magalit at nabawi, magpasalamat ka at nakahiram. Nakahiram ka ng asawa ng 30 years, 40 years, salamat. Yung iba nga, buong buhay, hindi nakahiram eh. Nabigyan ka ng anak, napahiram ka ng anak, nabawi. Salamat, nakapahiram sa iyo. Nakahiram ka sa Diyos ng nanay, ng tatay, ng tiya. Salamat. Nung binawi, tulad ng anumang bagay na hiniram natin na very useful, ang dapat mong gawin, magpasalamat ka doon sa nang bumabawi. Hindi yung nagagalit ka pa. You know, this is really nice. It's really reassuring and comforting. Yung sabi dito, especially sa Filipino language, we use the word hiram. Hiram lang ang buhay. Which is, if you look at it sa English, wala silang ganong phrasing. Ano? So, mas nagustuhan ko kung paano natin sinasabi to sa wikang Filipino na ang buhay natin ay hiram lamang. Which is actually quite true. So, when someone is lent to you, all you have to do is thank the person lending you such a thing. Dahil you were given a chance to enjoy life better with that person. But of course, it's tough. Just because we want all things that are good to never end. No, kung maaari lang, wag na magtapos ang samahan, wag na magtapos ang kagandahang loob, ang kagandahan ng relationship sa ating mga kapamilya, sa ating mga loved ones. Buti nga nakahiram ka. At magtiwala, lalong lumapit, lalong kumapit sa Diyos. Isa pa ang ginawa ni David, nagpatira pa at nanalangin. So you submit all the more to God. Lalo mong nakita na ganun lang pala ang buhay, pwedeng mawala sa isang iglap. So, maganda na lalo kang lumapit sa Diyos kasi yung buhay mo rin pwedeng biglang mawala. So, lalong isurrender sa Panginoon ang buhay at lalong bigyan nito ng katuturan. Pray. Seek God's guidance and help
in the next chapter of your life. The end of an earthly life is not the end of eternal life. At sabi nga ni David, hindi na siya babalik sa akin, pero ako pupunta sa kanya. So tiyakin mo na ikaw nasa Panginoon din. Para pag ikaw naman ang kinuha, ay di may reunion. Magkikita-kita kayong muli ng mga mahal mo sa buhay na nauna na. Ano pang ginawa ni David? Pagkatapos ng lahat, umuwi siya. So anong dapat mong gawin? Go home. Pag ikaw ay naglibing, pagka ikaw ay may dinala sa huling hantungan ng anumang mahal sa buhay, di ba uuwi ka? Pag uwi ka, at pag umuwi ka, isipin mong hindi ka lang umuwi sa isang bahay, bumabalik ka sa buhay. Life must resume. Get back to your base in which and from where you resume life. Ituloy ang buhay. Dapat yan, hindi wakasan. At hindi yung nabubuhay ka, pero parang hindi. Dapat ituloy ang buhay. That's how you honor the departed, by getting on with life. Tapos ang ginawa ni David, humingi ng pagkain. Eh kasi naman may mga katulong siya, no? Kung wala kang katulong, magluto ka. Maghain ka. Ang point lang dito, eat. Strengthen yourself spiritually and physically, which really means strengthen yourself emotionally. Because when you are spiritually and physically strong, you become emotionally better. And there are more lessons from David. If and when the Lord makes that final decision to take someone's life back, abide. Mm-hmm. Submit. Follow. Believe. Sumunod ka. Magpasakop ka. At manali. Okay, before we continue mga ka-youth, ito hindi po ito reaction ko ano po yung sinasabi talaga in particular ni Pastor Ed Lapis dito. Pero ibibigay ko lang po sa inyo isang pong tip na na-learn ko sa Toastmasters International. So kapag nibigay po kayo ng enumeration, ano, things to do, kung maaari, it should be less than 5. Although I understand that ito nga ay based sa isang sitas, so 7, ano. Pero tinan nyo ito, ang mga dapat daw gawin, when the Lord makes that final decision, 3 things, abide, submit, at saka believe. So 3. So pasok siya doon sa less than 5. And also, for some reason, we always appreciate triad, no? Kapag 3. Trinity, ABC, 1, 2, 3. Siguro kasi meron kasing natural progression. At saka it's easy to understand because there's a start, there's a middle, and then there's an end. 1, 2, 3. And very importantly, sa mga nabubuhay pa na may mahal sa buhay na sumakabila, release the loved one release unto the Lord. Mm-hmm. Pawalan nyo. Pakawalan. Yung mga iba sa libingan, nagpapawala pa ng mga lobo, parang symbolic na binibitawan, tapos umaakyat patungo sa Diyos. Kaya lang right. Huwag yun ang gawin yun, kasi yung lobo puputok doon sa himpapawid at babalik bilang pollution. Na yun, spiritually na lang, emotionally, pawalan ninyo. Sa Diyos naman pupunta, bakit ayaw nyo ibigay? Bakit? Mas maalagaan nyo ba yan ng mas mahinam kaysa sa Diyos? Mas mamamahal mo ba siya na kaysa sa pagmamahal ng Diyos? So release. Luwagan ng dibdib. Makabubuti yun. Higit kanino man ay sa'yo. At yun ay magiging magandang pahimakas ng pagtitiwala sa Diyos. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Yan naman ang nangyayari eh. Bumabalik sa Diyos. Dapat maibsan ang pait, ang hapdi, kung alam mong sa Diyos naman nagpupunta. Kaya napakahalaga na habang buhay ang tao, ay makipagkasundo sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, at nakumbawian siya ng buhay, tuloy-tuloy siyang uuwi sa Diyos. Si Stephen, nung siya'y binabato ng mga Hudyo, alam niya kung ano mangyayari pag nalagot na siya ng hininga. Acts 7:59. While they were stoning him, Stephen prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." Yun ang nangyayari sa nalalagutan ng hininga. John 5:24. I tell you for certain that everyone who hears my message
and has faith in the one who sent me has eternal life and will never be condemned. They have already gone from death to life. Sabi yan ni Jesus. Ang nananalig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nananalig sa Amang nagsugo sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan at hindi hahatulan. Lumipat na sila mula sa kamatayan patungo sa tunay na buhay. So, kahit buhay pa ang iyong katawan, kung naniwala ka kay Jesus at sa nagsugo sa Kanya na Ama sa langit, yung espiritu mo binuhay ng muli. Pag namatay ang iyong katawan, hindi na mamamatay yung espiritu na yon, pabalik lang sa Diyos. Kaya sinasabing ang tunay na lang sa Panginoon, kailan may di namamatay. Sasabihin ng mga pilosopo, eh bakit ayan, nasa ataul? Katawan yon, yung espiritu ang pinag-uusapan at yung espiritu ang mahalaga. At iyon ay hindi makararanas ng kamatayan. Kaya hindi natin sinasabing, ay namatay na pala si sister ganon, ay si brother ganon. Dito nga sa day by day sinasabi natin, ay gumraduate na pala. You know, graduation is a promotion. At kung nasa Panginoon ka, pag namatay ang iyong lupang katawan, gumraduate ka, you get promoted to the next rank, which is to the presence of the Lord. Kaya sabi ni David, ang linaw-linaw, malinaw sa kanya eh. Someday I will join him in death, but he can return to me. Yun na lang ang aabangan ko, na kami ay magkakasama muli doon sa kabilang buhay, hindi dito. Magkaka-reunion naman kayo. Yan ang lagi mong isipin. Kung merong mahal sa buhay na gumraduate, lalo't pareho kayong nasa Panginoon. Okay, I understand na medyo maiksi lang yung oras dito sa preaching na ito. Pero I would also would want na in the future, maybe for Pastor Ed Lapis to tell us a little bit kung ano ang nangyayari exactly sa konsepto na sinasabi niya dito na reunion. Ano ba na kapag namatay ba tayo and then our spirit, you know, our soul goes up and then, ano, magkakakilala pa ba tayo sa langit immediately o hindi na ba? I would want him to expound on this more, ano, sana. Pero I'm not expecting dahil nga hindi naman yun yung main focus ng kanyang preaching. Revelation 21:3-4. I heard a loud voice shout from the throne. God's home is now with his people. He will live with them and they will be his own. Yun ang magaganap. Sa huling sandali, magsasama talaga ang Diyos at ang kanyang mga anak. Yes, to continue, God will make his home among his people. He will wipe all tears from their eyes, and there will be no more death, suffering, crying, or pain. These things of the past are gone forever. Nasa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon, ay wala nang lungkot, wala nang sakit. Lahat yun ay lipas na. Pero yun ay future tense pa. Now, ikaw na naiwan, you are still in your earthly body. Magpakatatag. Buoin ang loob. Ituloy ang buhay. Ano mang sakit yan? Ano mang hirap? Hindi yan bago. Lahat ng tao sa mundo, naranasan na yan. Namamatay yan. At kung hindi pa, ay mararanasan din. Bagamat mahirap, bagamat masakit, everyone survived it. So, should you. Walang bago sa mundo. At lahat ay naranasan na ng Panginoon. Even Mary, the mother of Jesus, experienced that, na mamatayan ang anak. And obviously, mamatayan ang asawa because Joseph obviously died before her. Alam nila ang nararanasan natin. Alam ni Jesus, alam ng Diyos. You must live the rest of your earthly life to the fullest. So be strong. May dahilan kung bakit buhay ka pa dito. Mayroon ka pang misyon. At kung hindi mo maintindihan yon, isipin mo na lang yung mas general na laging totoo, more people to love.
Yan ang mission mo. Mga katulad mo na naiwan pa. At kung yung mahal mo sa buhay ay may minamahal, at siya na mahal mo sa buhay na wala na dito sa mundo, gawin mong misyon na ikaw ang patuloy ng pagmamahal niya sa mga minamahal niya. Hindi na niya pwedeng mahalin ngayon in a physical earthly sense. Misyonin mo na yon dahil mahal mo siya eh. Mahal mo pala siya, meron siyang alagang aso, o di alagaan mo ngayon. Mahal mo pala siya, mahal na mahal niya ang tatay mo o nanay mong iniwan niya, mahalin mo ngayon yung naiwan mo magulang. Yan ang gawin mo. Ituloy mo yung ginagawa ng mahal mo sa buhay para magkaroon ng saysay ang natira mong buhay ngayon. So, kung kayo namatayan, sa makabilang buhay ang iyong mahal sa buhay, ngayon anong gagawin mo? Love for more! So, I think it's very clear mga ka-youthy, ano? Kapag namatay, for example, ang breadwinner ng family. So, namatay yung papa o namatay yung mama. So, in whatever capacity you can, especially if it's your loved one, kapatid mo rin yung namatay o kaibigan, no? So, I think it would make sense if you also express your love. You will also try to continue what they've started, continue how they did, continue how they loved. Ano ba yung mga mahal na noong yumao? Ano ba ang kanyang mga adhikain? Ano ba ang kanyang mga project? Hindi, ituloy mo. Para lalo mong ma-appreciate yung buhay. At heto ha, inisa-isa natin yung ginawa ni David. He prayed, he sacrificed, he cared. Halimbawa, ikaw, nagkulang ka sa department na yan. Yung hindi mo man lang namahal, namatay na. Hindi mo naman namahal ng husto, namatay na, hindi mo naalagaan. Ngayon mo lang na-realize, o meron kang atraso, meron kang pagkukulang. Ano ngayon mong gagawin mo na wala na siya? Bumawi ka sa mahal noong sumalangit. Hindi mo siya namahal ng husto, hindi mo siya naalagaan, pero may mahal pa siyang naiwan, o mahalin mo ngayon yung naiwan na yon. Doon ka bumawi, makakabawi ka rin. At kung wala nang specific person o bagay na mahal siya, na pwede mo ngayon ipagpatuloy ang pagmamahal in his or her behalf, magmahal ka ng iba. Because whatever you do to the least of the people around you, you do to God. And you do in honor of the person that you are grieving for. Napakasarap sana kung naibigay mo ang lahat, tapos sumakabilang buhay siya, di wala kang pagsisihan. Eh kung minsan hindi mo nagagawa yon, anong gagawin mo ngayon? Maggulok sa kabuong buhay, no? Ibigay mo ngayon yung pag-ibig na hindi mo na ibigay sa kanya, sa ibang dapat ibigin, lalo sa mga mahal din naman niya. Bawi ka. May pag-asa. God is a God of second chances. Hindi yung lagi ka nalang walang chance at maggulok sa kabuong buhay. And for now, while you are alive, inspired, and energized by the memory of your loved one, do more. Love more. At kung hindi pa natin nararanasan itong mga kapatid, sana hindi mangyayari, pero tiyak na mangyayari. Lahat tayo uuwi at hahantong sa physical death. Meron tayong mga mahal sa buhay na may mauuna sa atin. Meron naman kumisan, tayo yung nauuna. Prepare yourself for that. Think of David. Think of what he did. So that when it does happen, you will have very little or no regrets at all. And for the sake of your other loved ones, nakasama mo pa, ayusin mo ang iyong buhay. May mga pananagutan ka pa, may mga mission ka pa, meron ka pa mga dapat gawin. And empowered by the Spirit of God, it's very important to move on. God knows. Huwag nating madaliin. Sabi, to live is Christ, to die is gain. Yes, to die is gain for believers in the Lord. Meanwhile, hindi ka pa dead, to live is Christ. Do the work of Christ. Do the work of Jesus. And keep on living. At pagka-assignment mo'y dumating na para tawagin ka ng Panginoon, it will come on time. But you don't have to rush it. Hindi kailangan i-fast forward, hindi kailangan madaliin. Natural lang lumungkot. Pero pag lumulungkot kayo, aliwin nyo ang inyong sarili. Huwag kayong magpakalubog-lubog sa lungkot dahil kakainin kayo niyan. Ang mahalaga, honor the memory of the departed loved one by doing the good things he or she has been doing.
by loving those that he or she loved or loving others instead, because life goes on. Dear Lord, teach us. Turuan niyo po kami, Panginoon, na habang nasa paligid namin ang mga mahal namin sa buhay, mahalin na namin. At kung kunin niyo na, ay maging mas maluwag sa aming loob. At sa mga nagkaroon ng mga pagkukulang, hindi ito nagawa at naging parang huli na dahil binawi na ang buhay ng mahal nila sa buhay, turuan niyo pong pwede kami bumawi sa maraming ibang paraan. Because you are a God who likes to restore us, thank you for the many possible restorations. At habang kami, Panginoon, ay malakas, nabubuhay, turuan mong to give to people, to be caring, to be loving. At tumanggap din naman kami ito. Matuto kaming tumanggap ng pagmamahal, pag-ibig ng iba, so that all of us will flourish, will be happier, more joyful in the climate of love. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga kahulugan nito, make it personal, apply it in your life. Be silent before the Lord. Pray. Contemplate. Alright, so dyan po nagtatapos mga ka-youthing ating episode po ngayon. Ito nga po ay preaching. Ano? Dapat natin gawin 7 according kay Pastor Ed Lapis, and the basis was the book of Samuel sa ginawa nga ni Haring David no, sa kanyang buhay. Very, very nice in a way because it tells us paano, no, ano yung proseso ng pag-recover after much grief. Of course, we have to accept that it is grief. It's not always fun dahil the person's existence finally ceased, huminto. At yung tao na yun is someone that we care about, someone that we have memories with. So yun nga, once they die, the sad reality is they only become memories in our head. You know, dahil nga, wala na sila. And our wish, even for myself, when that time comes, I just want people to be happy. Sa mga jokes ko, sa aking mga kapamilya, kasi po medyo joker po ako sa aming family. Gusto ko lang na maalala nila ako with such fun memories, and maybe sa aking mga pamangkin, sa mga mas nakakabata sa akin na na-impluensyahan ko, in a way, gusto kong isipin nila na yung mga payo ko ay may sa buhay din nila at pwede nilang may-apply sa kanilang mga buhay. But definitely, our life here is really not permanent. So that is a source of joy and comfort for people who are believers, dahil at least in a way, there is quote-unquote an assurance you will go someplace else after your death, that death is not just the end result. So death is not just the end, you know, for people who have faith. And yan yung isang sinasabi nila na disadvantage for people who don't believe in God. Dahil sa kanilang paniniwala, what you have for now, yung buhay mo ngayon, for your waking moment, kinakailangan mong i-value yun. Dahil pag matapos yung life mo, wala na. Yun naman yung perspective ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero ito nga, not just with Christianity, but most religions, you know, they have a belief of the afterlife. And this is really reassuring for everyone. So mga ka-youthy, anong masasabi niyo sa preaching nga ni Pastor Ed Lapis? Ako, I remember Pastor Ed Lapis even way before. No, narinig ko na siya sa radyo before. And sa TV din, may mga appearances din yata siya kung di po ako nagkakamali. And I appreciate yung kanyang very brief, very direct to the point, and his further na explanation ano, ng mga sitas nga sa Biblia, lalong-lalo na timely. Of course, sa Kwaresma, pagkamatay ng Diyos. Of course, sa main news, namatay si Miss Jacqueline Jose. And on a personal level, I know na you may know someone who already has passed on. It is reassuring to have these lessons in mind dahil ito po ay gabay natin sa ating existence sa mundo. Kaya mga ka-U3, if you like these kinds of videos, mga ka-U3, you know what to do. Please click subscribe here. May mga videos din tayo. Siguro lagay natin dito yung playlist ni Pastor Ed Lapis dahil pangalawang video na nga po ito. And if you like our contents, please don't forget na i-thumbs up po yan dahil po parang sinasabi nyo sa YouTube na ipakita pa yung ating videos sa U3 sa mga viewers. And of course, please share with me your thoughts, yung mga comments nyo po. Lahat po kasi ng mga mensahe nyo sa baba ay amin pong binabasa. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!